speaker natin for today. So, ayan, unti-untihin natin, ano, para hanggang sa makilala natin ang ating speaker. So, ang speaker po natin for today ay isa lamang po sa consistent top mover ng buong IM Worldwide. Grabe, no? Consistent overall top mover ng buong company. Sino ba dito ang hindi ma-excite kung mismo magtuturo ay, grabe, no? Top mover. Overall top mover. And also, ayan, car achiever na rin siya. And ang kagandahan dito, yung talagang nakakabaliw kasi nabili po niya ang kanyang car during pandemic po. And in cash, di ba? Fully paid po niyang binili ang kanyang COVID car. Ayan, siguro nagkakaroon na kayo ng hint kung sino ba ang ating speaker for today. And syempre, part na rin siya ng Millionaire Circle. Grabe, no? Millionaire pala ang ating mentor for today. At the same time, yan, he is the founder of Team Relentless. Ayan, bigyan po natin ng virtual clap ang ating Father Relentless Mentor Jason Byron Valerio. Amazing morning, Mentor Jason. Ayan, napakapogi ng ating speaker for today. Nakahanda talaga, no? Naka-coat. Amazing morning, Mentor Jason. Hi, amazing morning, everyone. Amazing morning, Mentor Daisy. Grabe naman yung script na yan. Pangmalakasan. Rinig po ba tayo? Clear po tayo? Yes po. Ayun, sige. Alright, so hello, hello, amazing morning, mentors. How's everyone? I hope everyone is okay and safe. So, sobrang nakaka-excite for today kasi ang ganda na magiging topic natin for today. Ayan, so hello sa mga viewers natin, no? Grabe, no? 131. So, alam ko, hindi lang 131 ang Titans. Diba? Alam ko, mahigit pa dito. So, dapat message natin, yung mga downlines po natin, yung mga leaders ninyo, papasukin po natin kasi sobrang ganda po ng topic natin for today. Okay? So, actually, ano lang siya, medyo gas-gas na to sa ano, pero alam yun, gustong-gusto ko talaga siya narinig. Kasi ano to eh, actually ang topic natin is youth to dreams, di ba? Paano mo nga ba makukuha yung pangarap mo? Okay? So, PM natin, message natin yung mga leaders ninyo, especially yung mga bago, di ba? Kasi ang dami-daming tao, di ba, na hindi nila alam paano nila kukunin yung pangarap nila. Tama po ba? So, ang maganda dito kapag naka-IM ka, di ba, gagawin mo na lang siyang vehicle papunta doon sa pangarap mo. Pero paano nga ba? So, ayun yung ituturo po natin for today. Okay? So, ayan. Sige, so... Ayan, sige. Shoutout muna tayo sa mga ibang may ano. Oy! Mentor Eva, hello po. Amazing morning, Pogi, yung Father Art natin. Yung pasalubong po namin, ha? Darot lang. Ayan, so amazing morning, mentors. Ayan, mga Pinoy UK, hello po. Mentor Claire, ayan, Lodi po yan. So, sana makauwi ka na para kita-kita pa tayo, di ba? So, ayan, Mentor Rosemary, hello, amazing morning po. Ayan, so amazing morning sa lahat ng parte ng buong mundo, no? Kasi worldwide ang Titans, di ba? Grabe. So sige, ano lang naman to, short lang naman to. Mga 30 minutes, di ba? And 3 hours. Charot lang. Pero may excellent to, promise. Kahit to actually ng 1 hour. So, sobrang ganda nito. So sige, start na natin, no? Yung mga hindi pa nakakapasok, papasukin na lang natin. So, naka-live na ba tayo sa Zoom, Mens? Sa page po? Mens, ano lang, record lang tayo ngayon. Para okay, sige po. Yun yung kailangan natin. Okay na po. Okay, sige. Alright, thank you po sa ating Mother Titan. By the way, pasalamatan po pala natin sila Mentor Aryan and Coach Mike. Kasi sila yung talaga nag-organize ng ganitong klaseng training. And, di ba? So, imagine mo, yung mga upline mo, yung mga mentors mo, talagang nagkakantak ng mga ganitong klaseng training. Yung iba nawawala na, di ba?
pinapabayaan na, pero imagine mo, super blessed natin kasi nandiyan pa rin sila. Sinusuportahan pa rin nila tayo, di ba? So dapat patay po, no? I am blessed. Sobrang blessed po natin, nasa tamang company tayo, nasa tamang team po tayo. Okay? So ayan, sige, mag-start na po tayo. Ayan. So, kita na po ba yung screen natin, mentors? Ayan. So, start na po tayo, no? So, ito, network marketing, di ba? So, sabi dito, it's not easy, but it is very simple. Medyo magulo, di ba? Hindi siya madali, pero napakasimple lang ang sinasabi dito. So, syempre, when you say not easy, lahat naman talaga, di ba? Not in network marketing, even in real life, di ba? Hindi talaga madali na, di ba? Kailangan mo talagang mapagod na sobra-sobra, lalo na pag-abot ng mga pangarap mo, sa trabaho mo, hindi rin madali, di ba? Pero ito, sa network marketing, ganun din, hindi rin siya ganun kadali, pero napakasimple lang. Kasi meron ka ng sistemang gagawin, meron ka ng pattern na susundan, okay? Tuturo na lang siya ng mga mentor mo, 'di ba? Ng mga upline mo. So ang gagawin mo na lang makikinig sa kanila at ia-apply 'yung mga natutunan mo. Kasi dito sa ganitong klaseng industry, hindi po din mo makukuha 'yung mga pinapangarap natin o 'yung goals mo kung hindi mo gagawin 'yung mga sistema or 'yung mga itinuturo sa iyo or hindi mo ina-apply, okay? So yan. So must be duplicable, 'di ba? So kailangan kapag ginagawa mo 'yung negosyo, kailangan na duplicable din, 'di ba? Kailangan pag ginagawa mo, kailangan alam din ng mga leaders mo or ng mga downlines mo, 'di ba? So sabi nga nila, 'di ba, hindi mo kailangan, hindi lang ikaw ang magaling, 'di ba? Kailangan pati 'yung mga leaders mo, 'yung mga downlines mo. Kung ano 'yung merong ability ka or ano 'yung merong knowledge ka, dapat alam din 'yan ng mga leaders mo. Okay? Kasi dun ka magiging duplicable. Okay? Pag duplicable ka, dun mas mapapabilis ang pagkuha ng mga dreams mo. Okay? Ayan. So, ang sabi dito, advance and grow, but never forget the basic. Totoo naman, di ba? So, once na master mo yung basic, di ba, pwede ka nang tumingin ng mga ibang trainings, ng mga higher level or mga level up na training or advanced training, di ba? Pero sabi nga dito, never forget the basic, di ba? So ano-ano ba yung mga basic? So normally, ayun yung mga tinuturo. How to start IM Worldwide Business. So ayun ang wag mo kakalimutan. Okay? So I highly suggest, wag kang mag-advance or mag-level up training kapag hindi mo pa siya namamaster. Okay? Kasi yung kahit mga resultado na minsan kapag feeling namin parang hindi nag-workout uli yung mga ginagawa ni, bumabalik talaga kami sa basic. Hindi na namin siya kinakalimutan. So kailangan talaga ninyo na i-master yung basic. Okay? Kasi andyan yung mga fundamentals, di ba? So kaya kailangan alam niyo yan. So ano-ano ba yung mga basic, mga trainings, di ba? So kailangan natutrain niyo yung mga manuals, protocol, IM5, BISC. Diba? Ayun yung mga basic training. Tsaka paano ka mag-prospect. So, wag po natin kakalimutan yan, okay? Pag na-master po natin yan, saka tayo mag-advanced training or level up training. Okay? Ayan. So, success, diba? Dito makukuha mo yung mga gusto mo. Diba? Ito na lang, imagine mga sports card, diba? So, ayan. By the way, just to let you know, no, ang ginagamit po pala nating presentation or slide is kay galing talaga to kay VPI ka. Okay? So anyway, if you can see, Mentor Marlon, di ba? At the age of 25 years old, Emerald Elite Executive, di ba? May potential income na 600,000 per week, di ba? Tapos right now, actually nasa 11 or magto 12 million na to, di ba? And right now, driving his BMW Z4, di ba? At at the same time, may sariling bahay na rin, nakapagpundal. At the age of 25 years old lang, di ba? Eh ako nung, I think 24 or 25, parang nakitambay lang nata ako nun eh. Di ba?
barkada rin kasi ako before. Pero imagining mo, kapag ginawa mo yung negosyo as early as you can, di ba? Or hanggat mas bata ka, mas maaga mo maabot yung pangarap mo. Okay? Ayan, di ba? Our very own Mother Titan, di ba? So, right now, hindi na lang 8 million to. Nasa mag-12 million na nga rin to, di ba? And isa to sa mga diamond elite executive ng company, may potential income na 800. So, imagine mo, di ba? Sobrang laki ng transformation. Housewife with 2 kids, di ba? Dating nag-o-opisina na sa Makati. Ngayon, tingin mo naman, may bag, in just doing the business in 2 years, nakabili na ng sariling house and lot. Diba? Tapos may brand new Fortuner at ang pinakamalupit nito si Cupcake. Diba? BMW Z4. Lumabas ng pandemic. Diba? Gano'ng kalupit yun. Okay? So, ayun yung mga nagbabagong buhay when doing this business. Ayan. Sila Mentor Ika Isoreda, diba? Si Ketchup, yung Red Mustang natin, isa na rin siya sa mga Ruby Olympics executive. And of course, alam ko hindi na rin updated to, no? I think nasa 8 million circle na rin siya and nakabili na siya sa sariling condo. So, Mentor Catherine Policarpio is isa sa mga Diamond Elite Executive natin. So, imagine mo, meron na siyang Stingray Corvette, di ba? Supercar na, no? Tapos, nakabili pa ng VRV na Honda, di ba? Panghakot ng mga products. And kung mapapansin niyo dito, September per week, di ba? Grabe, no? In just 1 month, almost 695,000. Grabe, di ba? So, ito hindi na lang updated. I think nasa 12 or 13 million na to. So, mga dati silang BPO. So, isa rin to sa mga sinusunod ko in this business kasi sila yung mga nauna and yun nga, mga galing sila from BPO company, di ba? Mga katropa tips natin. So ayan, si Mentor Precious Chris Kapili din, di ba? So may ODR8 and California 30 same time. Isa rin sa mga Diamond Elite Executive, 800,000 yan per week, potential income. 15 million, I think nasa 16 na to. And fully paid na rin yung condo niya. Imagine that. So ayan yung mga talagang mapapabago yung buhay mo kapag ginawa mo yung sistema na ituturo sa'yo ng mga mentor mo. Okay? Mag-yes upline attitude ka lang talaga. And of course, ayan, the first and one and only, di ba, na blue diamond ng ating company sa IM Worldwide, Mentor May, Shirley May Sibulan, di ba? And I think nasa 17 million na circle na to. And imagine that, ayun o, bahay, di ba? Worth 25 million, di ba? So, ilang taon pa lang yung company, halos mo po 4 years lang, di ba? And siguro familiar kayo sa sinasabi niya, di ba? Yung tagline niya, di ba? Yung 2 years pa lang, may Ferrari na, di ba? So, eto naman, 3 years pa lang, may house and lot na, di ba? Tsaka, ang maganda dito, di ba? Sabi nga nila, ng mga top mentors, your first car is your worst car. Eh, kung ipagbabasihan natin sa bahay, your first house and lot is your worst house and lot. Diba? Eh, nasa IM Worldwide ka, kapag hinataw mo to, diba? Worst yan, yung pinaka-worst. Okay? So, ibig sabihin, may mas maganda pa na ibibigay sa inyo or makukuha, okay? Kapag ginamahan natin yung sistema. So, imagine, no, ito na lang, example na lang, 1 week lang to, October 13 to October 19, 1 week lang, 205,000. Imagine that. Grabe, diba? Kung saan ka makakakita ng ganyan? Kahit sa ang trabaho, kahit anong work pa yan, unless kung director ka siguro, eh ganyan na magiging sweldo mo. Pero, let's face it, mentors, hirap ng buhay po talaga ngayon. Lalo na ang daming nawawala ng trabaho, ang daming negosyo nagsasara, di ba? So, walang ganyang klaseng opportunity ngayon sakali. Kundi sa ganitong klaseng industry lang po talaga. Okay? Ayan. So, disclaimer. So, ano na lang, no? Wag po nating masamain. Okay? Yung mga mababanggit po natin dito. Ano lang naman to? Training lang naman talaga, di ba? So, don't take it personally. So, kung sa tingin mo tatamaan ka, ilag ka na lang, di ba? Ilag ka para
para hindi ka tamaan ng diretso. So, ayan. Dali tayo. So, sabi dito, literal, the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Diba? So, ano po ibig sabihin nun? Okay? So, dapat dito, kailangan continuous ka nag-aaral. Okay? Kailangan dito patuloy ka nag-aaral kasi alam niyo po karamihan talaga right now, especially sa mga employed, no? After 17 years of studying, tumigil na sa pag-aaral. Wala na. Na-focus na sa pagtatrabaho na lang po. Okay? Ayaw na lang mag... mag-aral ng ibang new things, di ba? Para mas lalo pa sila mag-grow. So, ang maganda dito, especially if nandito ka sa ganito klaseng negosyo or business, di ba? Nakakaiayan pa na. You have to learn, unlearn, and relearn. Okay? So, ibig sabihin, kailangan dito empty cup ka. Okay? So, kung ano man yung sa tingin mong alam mo, no, kahit wala, di pa naman talaga, lalo na pag sinabing network marketing or networking. Ah, alam ko na yan. O, di ba? So, wag na po munang ganun. Okay? Ang, kung ano man yung nalalaman mo, bad man yan or positive man yan, di ba? Itapon po muna natin yan, di ba? Mag-empty cup po muna tayo. Okay? Kasi kapag meron na laman at nilagyan mo pa ng knowledge yan, di ba? So, ano mangyayari? So, kung may tubig na yan at napuno, tatapon lang. So, masasayang. Diba? Unlike kapag nag-empty cup tayo, walang laman yung baso mo, diba? Walang laman to. So, mapupuno mo siya. Okay? Eventually, mag-i-stack up yan sa ulo mo. Yung iba kasi, pag inaral tong gantong klaseng negosyo, pinakinggan sa kabila, lalabas na dito. Diba? So, nasasayang. Ayun ang sinasabi ko. So, kailangan natin mag-learn, unlearn, and relearn. Okay? Never stop learning. Kasi, di ba nga, sabi nga ni Albert Einstein, once you stop learning, you start dying. Okay? So, pumupurol yung brain natin or yung, alam mo yun, yung pagiging sharp ng brain natin. So, nawawala yun. So, kailangan talaga lahat, everyday, nag-learn ka na kahit ano. Okay? Ayan. So, ito, sabi dito, you. Okay? Tanging ikaw lang. Ikaw lang ang makakapagbago ng buhay mo. Ikaw lang ang makakakuha ng mga dreams mo. Hindi mo siya iaasa kung kahit kanino. Okay? Walang ibang may responsibility niyan kundi ikaw. Okay? So, ano ba? Pag naging successful ka someday, especially doing this I am, or this doing this business, I am business, ikaw ang may dahilan nun. Kasi nagsipag ka. Tumodo ka. Hinataw mo. At kapag wala kang resulta doing this business, ikaw rin ang may kagawan nun. Ha? Kasi hindi ka humataw. Hindi ka nakinig. Ayan. So, alam mo na yan. Acne ka pa. Di ba? So, pasaway ka pa. Di ba? Hindi ka man nakikinig sa mga mentors mo, sa mga upline mo. So, well, lahat ito is magsisimula sa'yo. Okay? So, ngayon, eto na. Eto na yan. You to dreams. Di ba? Kasi ito nga yung magiging topic natin for today. Magsisimula ito sa'yo. Okay? So, ayan. So, dito. Kailangan dito, if you're doing this business, kailangan mabait ka. Di ba? Actually, sobrang, ano nga eh, sa ganitong klaseng industry, kailangan mabait ka. Bakit? Siyempre, especially sa mga alam yun, lalo na kung bago ka pa lang, kailangan mabait ka pa rin kasi syempre, hihingi ka ng mga advice sa mga mentors, alam yun, makikipagbatian ka, di ba? Para, alam yun, somehow, mabibigyan ka ng mga advices or pwede ka mag-pa-mentor or mamiso, di ba? Kailangan mong tumulong, di ba? Tumulong sa mga downlines mo, kahit sa mga crosslines mo, di ba? So, kailangan mong maging mabait. Okay? So, kahit sinasalbay ka na ng ibang tao or ng mga clients mo, ini-ignore ka, sinasabayan ka, scammer ka, kailangan mo mabait. Okay? Kailangan mo maging mabait dito sa ganito klaseng industry. Okay? So, yan. Obey and listen. Okay?
sumunod ka at makinig sa mentor mo. Okay? So, bakit? Kasi, syempre, wala namang ibang gusto ang mentor mo kundi yung makita ka rin niya maging successful. Believe me. Okay? So, ako po, siguro, baka hindi po tayo pumapasok ng overall ngayon kung hindi tayo nakinig mabuti kay Mentor Arian or sa mga crosslines natin, ng mga top mentors, di ba? So, obey. Hindi naman nila sasabihin sa'yo or alam mo yun, hindi ka naman nila bibigyan ng mga advices na makaka-harm for you and for your growth or for your team. Okay? Naniniwala po ako dyan. So, obey ka lang. Kasi, alam mo yun, tayo, lalo na kung bago pa lang tayo, ginagawa pa lang natin yung negosyo. Okay? So, madaling sabi, papunta pa lang tayo. So, sila, pabalik na. Ganun yun. So, alam na nila. So, kapag may sinasabi sa'yo ang mentor mo na huwag mo nang gawin yan kasi baka masayang lang yung oras mo, walang problema naman dun. Pwede mong sundin yon, okay? Kung hindi mo man sundin at ginawa mo pa rin at nag-fail ka, at least natuto ka. Tama po ba? Pero the reason why kung bakit po sa inyo sinasabi ng mga mentors nyo is para maiwasan nyo na. Maiwasan nyo ng magkamali pa. Okay po? So at least dire-diretso ka na. Diba? Kumbaga may footstep na eh. Susundan mo na lang eh. Ayan. So yan. Yes, mentor attitude. So kailangan po yan. Napaka-importante po yan. Diba? So minsan, share ko lang no. Before, may pinapagawa sa amin sila mentor Arian sa sila Coach Mike. Diba? Pero, alam yun, eh, lalo na ang character po natin is so sobrang mahihain talaga. Pero natatawa nga ako no, kasi alam ko kasama ko si Mentor RJ na no. Nag-ano kami, mag-video ka, nandun kami sa loob ng office. Mag-video kayo, walang uuwi hanggat walang nag-video. Ayun yung time na ano na yung Facebook Live eh. Eh, siyempre, ako naniniwala naman o kaya naman nila sinasabi yun, kaya naman nila kami pinupush na mag-video or mag-live is para sa amin. Okay? So, para naman din yun sa growth namin. So kami, syempre, nag-guest mentor attitude kami. Alam mo, yung tipong nag-video kami, tapos pagtingin namin sa loob ng office, ang daming tao. Sobrang daming tao. Di namin alam paano sisimulan. Where in fact, naka-8 takes ako. Di ba? Naka-8 takes po talaga ako. So at first, yung first take natin, medyo, alam mo yun, kabado. Tapos garalgal yung boses. Tapos, alam mo yan, yung nakatingin sila sa'yo. Kasi nagbi-video ka. Pero alam mo, yung palang ano doon, mentors, sabi nga nila, kumbaga, you're going to master it if parang may repetition, kumbaga. Pag everyday mo nang ginagawa, palagi mo siyang ginagawa, mamamaster mo siya. And with that, mawawala na yung takot mo, mawawala na yung kaba mo, di ba? Kasi alam nyo lang, mentors, kaya ka lang naman kakabahan is kasi mababa yung skills mo eh. Diba? Kaya ang taas, mataas yung fear mo. Pero pag tumaas yung skills mo, diba? Nag-aral ka, tinasan mo yung skills mo, nag-self-study ka, ina-apply mo at the same time, yung fear mo, yung kaba mo, bumababa na yan. So yung pang 8 take ko or 7 take, wala na. Ano na yun? Parang normal na lang sa akin. So alam mo, kahit alam ko yung mga nakatingin sila sa akin, dead man na lang. Ganun po siya. So basta, medyo nalayo tayo, no? Pero yun, kinuwento ko lang sa inyo. So, kailangan lang talaga mag-yes mentor attitude ka dito. Kasi, para to sa'yo. For your own growth. Okay? Empty cup. Ayan. Sabi ko lang po kanina, no? Kailangan, empty cup ka dito. Yung cup mo, kung ano man alaman yan, tapon mo. Or ano man yung mga alam mo doing this business, itapon mo muna. Okay? Kung ano man yung mga matutunan mo ngayon, i-absorb mo lahat, di ba? So, at the same time, huwag kang mamimili ng mga speaker kasi may kanya-kanyang discount yan. May kanya-kanyang forte yan. Okay? So, kung feeling mo, hindi mo type tong speaker na to, doon ka nagkakamali. Kasi ako po, even me, na nagkakaresult na rin po, nakikinig pa rin ako sa mga bago. Diba? Naalala ko pa ngayon, nung minsan nag-gather kami kila Mentor May. Diba? Ako as a baguhan, diba? Tapos, nasa lamesa, magkakasama kami nila Mentor Jonathan, nila Mentor Hino Rason,
alam mo yun, mentor hero, so tatanungin ka, ikaw, ano ang minamindset mo sa leaders mo? Alam mo yun, sa akin tinanong, di ba? So, ibig sabihin, kahit bago ka lang, alam mo yun, humihingi sila, namimiso yung mga top mentors sa'yo. Okay? So, kung sila mismo, mga top mentors na, namimiso pa, what more, ikaw baguhan ka pa. Di ba? So, kailangan lagi ka talagang empty cup dito para marami kang knowledge na makuha. Okay? Ayan. So, move tayo. Ayan, huwag kang acne. Okay? Alam ko na yan. Napakinggan ko na yan. So, huwag ganun. Kasi kami po, yung time namin, no, pumupunta pa kami sa office para mag-train. So, there are times na talagang halos pare-parehas lang yung topic. However, different speaker. So, kami, talagang umaatin pa rin kami. Diba? Ina-attend na namin yan. Hindi kami namimili na speaker. Kasi nga, like I said, iba-iba ang delivery ng mga yan. Iba-iba ang mga forte na mga yan. Okay? So, dito, huwag kang acne. Alam ko na yan. In short, okay? Yan. Sense of ownership. Diba? So, kailangan dito, ikaw muna. Mauna ka. Kunwari, for example, ha? For example lang po. Kunwari, pinapa-attend mo yung mga leaders mo. Pinapa-attend mo yung mga leaders mo na mag-train kayo, tapos ikaw mismo wala. Diba? So, wag ganun. So, alam mo ba yun, parang magandang example nito, kunwari, ikaw mismo, yung personal mong buhay, tapos gusto mo ba yung ibang tao pa yung mag-dictate sa'yo kung ano yung kailangan mong gawin para maging successful ka? Kailangan ba ibang tao pa yung mag-push sa'yo para, alam mo yun, makuha mo yung mga pangarap mo? Have a sense of ownership. Buhay mo yan. Diba? So, ako po, isa pang example, no? Between my father, actually. So, I think nakuwento ko to sa iba, mentors. Ang gusto, yung time na yon, nasa VP ako, nag-resign nga po ako, diba? Kasi sobrang burnout ako sa employee or sa trabaho. So, nag-resign po ako. So, ngayon, sabi ko nga, magne-negosyo na lang ako. Ngayon yung tatay ko, nung nalaman na nag-resign ako, pinababalik ako sa trabaho. Maghanap ka na uli ng trabaho, di ba? So ako, na-realize ko, alam yun, buhay ko to eh. Gagawin ko kung ano yung gusto ko. So in time na, I have sense of ownership. So what I did, talagang inaral ko yung negosyo. And yung tatay ko, ang kulit, di ba? So honestly, totoo nangyari po talaga. Binilak ko po yung tatay ko sa Facebook for almost 1 year. Almost 1 year, binilak ko po yung tatay ko. Pero wag, hindi ko po sinasabi ito para gayahin nyo. Pero alam nyo po yun, iniwasan ko or tinanggal ko yung mga makakapagpabagal sa akin doing this business. Diba? And tingnan nyo naman, after a year or two, diba? So siya pa ngayon yung number one supporter sa akin dito. Diba? So alam mo, ayun yung magandang feeling na gusto mong iano sa kanila na mali kayo. Mali kayo sa iniisip nyo na walang mangyayari sa akin dito. So ngayon, di ba? Ito na. May mga resulta na po tayo nakukuha. Because I have sense of ownership. Kasi buhay ko to. Ako bahala sa buhay ko. Okay? Ayan. So coincidence or not? Di ba? So ito. Sabi dito, if A to Z, if A to Z is equals to 1 to 26, di ba? So, A is 1, B is 2, C is 3, D is 4. So, i-convert mo siya into numbers, ha? Yung mga letters. So, tama, di ba? Hanggang 1 to 26. So, then, knowledge, di ba? Ayan. So, ito yung mga number niya, di ba? So, K is 11, N 14, O 15, W 23. So, ayun yung mga, ano niya, equivalent. So, pag pinag-plus pala siya, it's equals to 96 lang. Okay? So, ibig sabihin, hindi pala sapat ang knowledge. Okay? So, dito naman, hard work, pag pinagsama-sama mo sila, okay? Equals lang siya to 98. Di ba?
So 98 lang, kulang pa rin. Alright? So ibig sabihin, hindi sapat yung knowledge at hard work. Okay? So both are important, which is totoo naman, di ba? Napaka-importante ng mga yun, lalo kapag nil-reach, gini-goal mo or nil-reach mo yung dreams mo, no? Pero, but, the total did not reach 100%. Okay? Did not reach the 100%. So sabi dito, but attitude. Ayan. So ayan yung mga equivalent numbers niya, di ba? So tama naman, A is 1, T is 20, I 9, U 21, D 4, E 5. So is equals to 100%. Okay? So it simply means attitude. Kailangan you have a good attitude toward your business partners, toward your mentor, toward your clients, 'di ba? So kailangan maging mabait ka. Okay? So ayan, sabi dito, bad attitude will ruin your team. Ayan, 'di ba? Sobrang makaka-apekto po ito sa mga team nyo, 'di ba? Ma-affect yung relationship mo sa mentor mo, sa mga teams mo, or even sa mga cross clients mo, 'di ba? So as much as possible, baguhin po natin 'yan, okay? Ako, aminado ako, medyo isa ako sa pinakamatigas ng ulo sa core, no? I have that. Pero yun nga, syempre kailangan mag-yes mentor attitude tayo at naiintindihan natin sila yung parang mga second parents natin when it comes to this business, no? So kailangan yes mentor ka lang, di ba? And at the same time dapat magano ka, mag-cope ka. Mag-improve ka, dapat wag kang titigil na hindi mag-improve yung sarili mo, okay? So if you have that trait, kailangan mag-improve ka talaga. Baguhin mo yung sarili mo kasi once you change your mentality, your attitude, alam mo yan, mas mababago yung buhay mo. Okay? Mas gaganda, mas lahat magiging positive talaga. Okay? So sabi dito, a bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere until you change it. Which is true. Di ba? Para siyang flat tire. So hindi ka makakapunta sa paroroonan mo kung pag meron kang ganyan. Flat tire. Yung attitude. Di ba? Which is true naman din. Flat tire, di ba? It's parang bad attitude. So kailangan maganda yung attitude natin, di ba? Especially during IM Worldwide. Okay po? Ayan. So, attitude is everything. Ayan. Di ba? So, sobra. Basta maganda lang yung attitude mo, meron kang willingness na matuto, binibigay mo yung oras mo sa mentor mo, you have respect for the time kasi syempre, mahalaga yung oras ng mga mentors mo, no? Hindi lang naman ikaw ang inaaskaso niyan, hindi lang naman din ikaw ang tinuturuan. So kailangan respeto natin 'yon. So part 'yon ng attitude, okay? So kailangan maging mabait ka dito. All right? Ayan, so number 2, kailangan meron kang GLLLA. So ano ba 'yan, 'di ba? Good learning, listening and lecturing attitude. Okay? So kailangan willing kang matuto, willing kang umaten ng mga trainings, di ba? At the same time, marunong kang makinig. Okay? Nagpapa-lecture ka. So, ito sa lecturing na to, minsan dito, pagagalitan ka, pero huwag mo naman sanang dadamdamin, di ba? Tinuturo lang sa'yo. Minsan, kailangan mo talaga masaktan, di ba? Alam yan, yung kasabihan na, alam yan, the truth will set you free. Parang kailangan mo masaktan para mag-grow ka dito sa ganitong klaseng business. Okay? So, ayan. Makinig ka, mag-learn ka, okay? And, yung lecturing attitude. Kailangan, yes, mentor ka lang palagi. Okay? Kung ano man yung mga tinuturo sa'yo, i-apply mo. Okay? Kasi, again, ang mentor mo, lahat yan, lahat ng as much as possible, lahat ng alam nila ituturo yan sa iyo, 'di ba? Kasi gusto ka rin nilang maging successful. Okay? Pero syempre hindi yan mangyayari unless hindi mo gagawin yung part mo. And ito isa sa mga part na to, number 2 na kailangan. You have to have good learning, listening and lecturing attitude, okay? Ayan, so learn, 'di ba? So ito yung sa mga basic networking skills, diba?
sabi dito, learn the business the fastest way you can. Okay? Pagka naalam mo yung negosyo, sa mabilis na paraan na kaya mo. Okay? So, ano ba yun? Diba? So, aralin mo lahat. Diba? So, ano yun? Ito. Diba? Pag nagsisimula ka pa lang, aralin mo to. Pag-i-invite, setting an appointment. Diba? So, syempre, napaka-importante niya, lalo na kung bago ka pa lang. Kasi, syempre, hindi ko pa naman marunong mag-IDP o hindi mo pa naman alam kung paano ka mag-present ng negosyo. So, dapat alam mo yan. Okay? ABC rules, presenting, tsaka sharing. Ayan. So, dapat alam mo din yan. Isa-isa mo yan sa mga dapat na inaaral mo. Okay? If I were you, di ba? Dapat nag-jot down ka ng notes habang nag-discuss ako dito para ito, yung mga lista na to or yung mga list dito, kailangan chine-check mo na yan. Di ba? Pinapanood mo na yan sa YouTube. Okay? ABC rule, paano mo paano yung tamang approach pag sa mentor mo at dun sa client mo. Okay? Present. Di ba? Kailangan marunong ko na mag-present. Di ba? As much as possible, within 1 month, dapat marunong ka na mag-present. Okay? Para ang mangyayari na lang dyan is ang magiging closer or ang magko-close na lang ng deal is yung mentor mo. Okay? So ako, noong time na yun, I think parang magwa 1 month pa lang yata yun, pero wala pa akong pay nun. Pero yun nga ang naalala ko nun, si Coach Mike. Ako pinag-discuss. Siyempre hindi ko naman po pwedeng, Coach, hindi ko pa alam. Hindi po pwedeng ganun. Diba? Hindi ka pwedeng mag-excuses dito. Kasi business mo to eh. Diba? So dapat alam mo na kagad. So nung sinabi sa akin ni Coach Mike na mag-share ako, mag-present ako ng negosyo, first time yun. Pero ginawa ko pa rin. Kinakabahan ako. As in. Pero still, nailatag natin. Diba? Na-i-apply pa rin natin kasi nag-yes mentor attitude nga tayo. Okay? Tsaka hindi mo, alam yan, hindi ka talaga matututo kapag hindi mo ina-apply. Okay? So, kailangan i-apply mo. Ayan. So, closing a deal, follow-up, di ba? So, sobrang importante niya. Aralin mo siyang mabuti. Di ba? Paano ka makakapagpa-payin yung maka-close deal mo? Paano mo siya maka-OTS? Di ba? Aralin mo kasi yung sarili mo eh. Kailangan may application. Kasi pag ina-apply mo yan at tingin mo doon ka nagiging magaling, yun yung nagiging forte mo. So, kailangan palagi mo siyang ginagawa. Okay? So, yan. Encoding. Diba? Pag may pay-in ka, baka mamaya ang mentor mo pa pinag-i-encode mo. Naku po. Diba? Sabi naman yan, encoding na napakasimple na lang yan. Kahit Tinder siguro kayang gawin yan. Diba? So, dapat ikaw, business mo to. Again, ikaw ang kausap ko. Business mo to. Dapat ikaw, marunong kang mag-encode. Kung hindi mo pala magpaturo ka sa mentor mo. Okay? Huwag mo nang inaasa yung encoding sa mentor mo. Di ba? Kasi nakakahiya. Business mo to, tapos siya ang gumagawa. Di ba? So, kailangan pag-aralan mo na mabilis yung negosyo mo. Okay? So, ano pa ba? Manual 3.0, discussion. Di ba? Napaka-basic niyan. 'Di ba? Babasahin mo na nga lang, 'di ba? Tapos i-apply mo. Napakadali. Mentoring, small groups, 'di ba? So ito na 'yon, 'di ba? Mentoring, small groups na rin or normally kasi before, 'di ba? Meron pang tinatawag na mentoring at saka small groups gathering. So kami noon before, meron kaming Titans Day every Wednesday 'yon. So doon kami sa Burger King, alam mo 'yon, sa isang lamesang mahaba, andun kami lahat. So doon kami nagdi-discuss kami. Ng kumbaga Titans Day yon. Okay, nung wala pang pandemic. Pero ngayon, 'di ba? Napakadali na lang. 'Di ba? Magsusum maglalagin ka na lang sa Zoom mo. Hindi ka na mahihirapan. Hindi ka na magko-commute, hindi ka na magugutom, hindi ka na magagastusan. Alam mo 'yan? Hindi ka na mapapagod. Tapos ayaw pang pumasok, 'di ba? Maglalagin ka na lang sa Zoom mo, pambihira. So aralin mo. Business mo to, okay? So, ayun. Training. Big groups. Ayan. So, meron tayong mga trainings din, di ba? Especially, yan. Sa IM page natin. IM worldwide page natin. Tapos, big groups. Like yung mga mentoring ng Blast, ng Titans, di ba? For example, ito na rin. So, ayan. Facebook marketing. Okay? So, paano ka magmamarket sa Facebook? Dapat aralin mo rin siya. Actually, meron naman yan. Diba? Actually, kasama rin yan sa IM5.
So kailangan yung mga ganong klaseng basic training, dapat inaalam mo siya. And then kung gusto mo pala more on Facebook marketing, check na lang sa YouTube. Marami naman doon, okay? And also meron naman din doon yung paid training, paid ads by Mentor Aryan. Imagine mo siya pa yung ano, siya pa yung nag-class, 'di ba? Top mentor na, Diamond Elite Executive. Diba? Pumunta doon sa Facebook marketing ad na yon, nagbayad para lang doon sa training na yon. So ikaw, papanoorin mo na lang yun. Diyos ko Lord. Kailangan panoorin mo, ha? Para at least alam mo yung tamang proseso ng Facebook marketing, okay? Ayan. So sabi dito, knowledge. Sobrang importante na to. Diba? Sabi nga nila, lamang ang may alam. Okay? So, sobrang importante na to na meron kang alam. Kasi, di ba, paano mo share to sa mga clients mo, sa mga prospects mo, kung wala kang alam sa negosyo mo? Okay? So, kung bago ka pa lang, di ba, okay lang yan. Sige, ang mentor mo muna ang magpapaliwanag sa mga kliyente mo. Pero darating ang time, dapat ikaw mismo, alam mo na yung negosyo mo. Okay? Di mo na dapat to inaasa kung kanino pa man. Okay? So, sabi dito, kapag meron kang alam, di ba, ayan. So, syempre, pag may alam ka, matututo ka, meron kang edge ngayon. Di ba? May edge ka na. Di ba? Kaya nga sabi nila, knowledge is power. Di ba? Pero, again, useless naman din yung mga knowledge na yan kung hindi mo siya i-apply. Okay? So, syempre, kapag may alam ka na, natuto ka na, may edge ka na sa iba. Di ba? And then, dito ka pa lang mag-earn. Okay? So, sobrang importante po nito. Kaya kailangan talaga aralin mo yung negosyo mo. Okay? Sense of ownership. Hindi po ito negosyo ng mentor mo, kundi negosyo mo. Okay? Ayan. So, sabi dito again, be humble. Remove pride. Ayan, as much as possible. Kasi ang pride, hindi po talaga makakatulong yan. Alright? So, kahit saan man, alam mo yun, kahit outside network marketing, kailangan mo maging humble. Kapag nasa employee ka or as a employee or corporate business, di ba? Kailangan maging humble ka, lalo pagkaharap yung boss mo. Di ba? Or yung mga katrabaho mo, di ba? O kahit saan, kahit may negosyo ka, di ba? Kailangan maging mabait ka sa mga customer mo. Di ba? Kung salbahay ka at may mga ano ka, may attitude ka pa, di ba? Ay, hindi na babalik sa'yo yung mga suki mo or yung mga bumibili sa'yo, di ba? Tama po ba? So, same with network marketing. Kailangan mo maging mapagkumbaba dito. Okay? Ako, nakikita ko nga yung mga top mentors dito. Alam mo yun, ang lalaki na ng mga resulta, pero sobrang humble, di ba? Sobrang ha-humble na mga yan. Napakadaling lapitan. Okay? So, kailangan talaga iwasan mo yung pride. Kasi bumubula po yan, no? Kapag kinasatrap. So, ayan. So, next. Non-stop learning. Huwag kang titigil. Di ba? Na matuto. Napakaganda ng gantong klaseng negosyo kasi, alam mo yun, continuous learning ka dito. Kasi ako, sa totoo lang po, nung after natin makagraduate, nag-stop na tayo ng learning. No? So, meron lang yung mga paunti-unti, like, basta unti. Di ba? Pero, alam mo yun, ang laking tulong nitong ano nung mga tinuturo sa atin dito, 'di ba? Sa training na to para for yourself growth, 'di ba? So kahit hindi mo siya i-apply to network marketing, talagang ang ganda ng mga ganitong klaseng training. Pero syempre, edge mo na to, 'di ba? Lahat ng itong training na to, tinuturo na to para lang mapadali yung negosyo mo, which is yung syempre yung business mo, yung online business mo, di ba? So, kumbaga, may sistema na, susundin mo na lang, aaralin mo na lang, okay? So, yan. So, ito, mga law of leverage book, ito, meron ako nito, binasa ko yan, ang ganda, promise. Bumili kayo nito. Wala pang 500, I think 400 lang yata to. Pero napakaganda po. Ayan, so, ayan, unique, I think kay Jason na to. Yan, yung mga trainings, mentoring, YouTube, di ba? Ang daming training sa YouTube. Mamiso, ilan sa mga mentors ginagawa po ito. Okay? Siguro sa iba, siguro baka hindi pa alam tong word na mamiso. Meaning po ng mamiso is
For example, ako, medyo nahihirapan ako sa business, no? So, gusto kong humingi ng tulong or gusto kong magpa-mentor one-on-one. Ganun po. Magpa-one-on-one kay Mentor Arian, ganyan, or kila Mentor Claire. Ayan po yung tinatawag na mamiso, okay? So, wag lang kayong mahihiya kasi sobrang babait naman po ng mga yan. I believe, no? Yung mga mentors natin, mga ano naman po yan, ma-accommodating naman po yan. So, kung gusto nyo po malaman yung mga techniques na yan, i-message nyo lang sila, di ba? Pero kung hindi man kayo ma-replyan, wag naman kayo magdadamdam, syempre. Kasi mga busy po yung mga tao na yan, di ba? Ang dami na pong hinahandle yan. So, wag naman kayo magdadamdam kung sakaling hindi kayo ma-replyan agad or hindi kayo ma-replyan, alright? Ayan, so, knowledge applied, di ba? Ako naniniwala po ako dito na kung ano man yung alam mo dito sa ganito klaseng negosyo, ganun din kalaki yung income mo. Okay? So kung wala ka pang malaking income, ibig sabihin wala ka pang maraming or wala ka pang masyadong alam sa ganito klaseng negosyo. So ano ang kailangan mo gawin? Aralin mo ng aralin yung negosyo. Huwag kang tumigil, 'di ba? Sabi nga dito, non-stop learning, 'di ba? So ayun ang gawin po natin. Okay? Again, kailangan empty cup ka dito tsaka hindi ka acne. Alright? So, again, kung ano man yung alam mo sa ganito klaseng negosyo, yun din yung laki ng income mo or yung dami ng income mo. Ayan. So, school, di ba? 17 years ka nag-aaral or mahigit pa ng masteral, di ba? So, pero hindi ka naman nagreklamo, di ba? Okay. Alam ba ito, nakakapagod naman, mag-i-stop na ako. Alam mo yan, hindi ka naman nagreklamo, di ba? So, tapos ngayon, doing this business, nag-aaral ka na naman, di ba? Nagre-reklamo ka na. Okay? So, actually, hindi pa nga mag-take to ng mga 1 year, di ba? Basta aralin mo lang ng aralin. Pero ang maganda nga dito, habang nag-aaral ka, kumikita ka. Di ba? Imagine mo sa school, di ba? Yung inaral mo yung 17 years na yun, hindi ka naman kumita, hindi ka naman sumweldo. Pero still, nagtsaga ka, tinapos mo. Di ba? Bakit? Kasi ang iniisip mo, kapag nakatapos ka, maganda yung nakatapos ka ng pag-aaral, magiging maganda ang trabaho mo. Okay? Pero imagine that, pag nagtatrabaho ka na, ang sweldo mo minimum. Di ba? Minimum ang sweldo mo, tapos ilang taong ka nag-aaral? 17 years. Di ba? So, syempre, medyo isip-isip tayo mentors, di ba? We have to give value to ourselves naman, di ba? So, ganun. So, ang maganda nga dito again sa business na to, habang nag-aaral ka, kumikita ka. Okay? And ang malupit dito, habang nag-grow ka, marami ka ng knowledge doing this business, mas palaki ng palaki yung income mo. Okay? Palapit ka ng palapit dun sa pangarap mo. Okay? Ayan. So, since tapos na tayo sa learn, di ba? Ito na yan. Kailangan mag-teach ka na. Di ba? So, ayan, di ba? Noong time na yon, di ba? Ang daming-daming umate ng training. Grabe. In fact, talagang siksikan. So, alam mo yun, halos minsan magugutom ka na dyan. Mamamasahi ka, papagod ka. Pero, alam mo yun, worth it naman yung mga time na yan. Pero ngayon, sobrang dali na lang. Magsusum pa na lang, di ba? Magla-login ka na lang sa Sumo. So, hindi ka na mahihirapan, di ba? Hindi ka rin magugutom kasi habang ano, pwede kang sumubo-subo, di ba? Takaw. Or ano, patakas na subo, di ba? So, hindi ka na nahihirapan. Alright? So, ayun. Kailangan, kung ano yung alam mo, kailangan ipapasa mo yan. Ituturo mo yan sa mga leaders mo or sa mga downlines mo. As much as possible, 101% alam nila yan. Alam nila yung mga alam mo. Okay? Dapat hindi ka dito lamang. Dapat as much as possible, sila yung lamang or busog sa kaalaman. Okay? So, huwag kang magdadamot. Kasi eventually, kapag na-duplicate ka or pag nalaman nila yung mga alam mo doing this business, alam mo, walang ibang magbe-benefit po niya kundi ikaw. Okay? Ayan. So, sabi dito, what you've learned, you teach, di ba? Kung ano yung mga nalalaman mo, dapat tinuturo mo yan, huwag mong pinagdadamot.
Okay? Kasi eventually, ikaw po ang mag-harvest niyan. Maniwala po kayo. Lalo na kung ginagawa niyo itong negosyo ito, ay, sure po yan. Basta ituro niyo lang kung ano yung alam niyo. Okay? So, commercial muna. Ayan. So, sabi dito, everything that you are, you pass it down to your downlines. Ayan. So, ibig sabihin nito, kung ano ka ngayon, kailangan maipasa mo ngayon yan. So, ako nga, may nakikita nga ako yung iba, kung paano manamit yung mentor nila, ganun na rin sila manamit. Diba? Kung paano mag-discuss or paano mag-talk ang mentor nila, ganun na rin magsalita. Diba? Alam niyo yun, ina-adapt. Ay maganda doon, yung mga downlines talaga, ina-adapt din. Diba? So, again, kung meron ka mga downlines naman or mga leaders na mas magaling sa iyo, huwag kang magalit or huwag kang mainggit. Dapat nga maging proud ka. Ako kasi, ako pangarap ko yan. Gusto ko may mga leaders ako under ng organization ko na mas magaling pa sa akin. Diba? Ayun yung mga alas mo. Diba? So, kung ano man yung mga, ano, kung let's say nahigitang ka man sa mga alam mo, that's okay. Walang problema dun. Kasi lahat, believe me mentors, lahat po ng mga top mentors yan po yung mga pinapangarap nila. Yung mas magaling pa sa kanila. Okay? So, kapag ganun po, hayaan nyo lang. Pero still, kung ano man yung alam mo, make sure na ipapasa mo sila to your downlines. Okay? Huwag nyo pong ipagdadamot yung mga information na yan. Okay? Ayan. So, pag nag-teach tayo, duplicate na. Okay? So, kailangan mo lang ma-duplicate. So, dito, again, kung paano ka nga nag-discuss, diba, dapat alam na rin nila kung paano. So, good example nito, yan. Diba? Ito, start na rin ito ng training actually for duplication. Kaya mo nga sila tinitrain is para ma-duplicate ka. Okay? Para ma-leverage ka. So, ayan. Ito. So, for example, business meeting schedule, diba? So, for example, si Mentor Liza, 3:30, may talk sa Alabang. Tapos, 5 p.m., si Mentor Piolo sa Greenbelt. Then, Mentor Hart, 4:30 sa Trinoma. Okay, diba? So, what if, kunwari, marunong sila mag-inviting, set ng appointment, pero hindi pa sila marunong mag-present. Diba? So, sobrang importante nun na tingnan mo lang paano mo nahahati ng oras mo dyan, di ba? Unless kung maging sinaro ko ka. Well, kagibunshin. Pero yun nga, like I said, kailangan magturo ka. Teach mo paano, di ba? Turuan mo sila paano mag-present ng negosyo. Para kapag may mga ganyang klaseng schedule, for example, kung si Mentor Piolo, di ba? Alam niya na mag-present, kaya niya na, di ba? Hindi mo na siya kayang i-guide. Di ba? Kasi bakit? Na-duplicate ka na sa kanya. Okay? O, for example, ito, si Hart, 4:30. So, marunong na rin siya. Di ba? So, ang maganda doon, si Mentor Liza na lang yung pupuntahan mo. Di ba? Hindi mo na alam yan, hindi mo na po problemahin paano mo ahatiin yung katawan mo sa mga ganitong klaseng schedule in just one day. Alright? So, since alam na nila na-duplicate ka na kay Piolo at saka kay Hart, si Liza na lang yun tututukan mo. Kasi siya, let's say, siya pa yung pinakabago. Siya pa yung hindi pa marunong mag-present ng negosyo. Okay? Kaya sobrang importante ma-duplicate ka sa ganitong klaseng negosyo kasi eventually, ikaw rin ang mahihirapan. Okay? Tsaka kailangan talaga ma-duplicate ka kasi alam mo yun, hindi mo makukuha eh. Isa to sa mga key ingredients para mapunta ka doon sa dreams mo. Alright? So, ayan. Ayan. So, sabi dito, direct selling versus network building. Ayan. Diba? Alam yan, before kasi, since hindi ako makabuild ng nag-focus po ako sa selling.
So, ang mga binibenta po natin nun is Garcinia. Garcinia yung pinakamalakas po sa akin yung time yan. So, focus ako sa selling. So, kumikita naman tayo, no? Every day, hindi tayo lumalagpas na, hindi tayo bumababa ng 3 boxes per day. Pero, alam niyo yun, doon ko po talaga na-realize na, alam niyo, walang leverage na nangyayari. Hindi ako na-duplicate. Kailangan ako yung mag-post para ako rin yung kumita. Alam niyo yun, paano ko pag nagkasakit ako? Diba? Paano pag may lakad ako? So, walang earnings. Di po ba? So, ang maganda dito, sa network building, nung sinubukan ko naman gawin yung network building, at first, syempre, dadaan ka ng proseso, di ba? Pero, imagine right now, alam yan, kahit hindi ka na nagbebenta, kahit tulog ka, probably, or nasa bakasyon ka, nasa biyahe ka, nagda-drive ka ng kotse, nagsiswimming ka, kumikita ka. May pumapasok, 1,000, 8,000, 10,000. Gusto niyo po ba ng ganun? Masarap, di ba? Masarap ng ganun. Yung, like, sa Garcinia, makabenta ako ng 3 box, so meron na akong 1,080. Kasi 360 ang kita mo dun. So, kung times 3, I think 1,080. Pero kailangan mong, ikaw, kailangan mong magbenta. Kailangan, ikaw yung gumagalaw. Diba? Ayun yung kaibahan ng direct selling to network building. Diba? Ang sarap ng network building. Yung makikita, titingin ka na lang sa team sales mo or weekly sales report mo, 16,000, 18,000, 25,000. Alam niyo yun? Grabe, no? Yung dati mo sinasweldo before sa BPO, ngayon, mahigit pa sa isang linggo mo. So, grabe, grabe talaga. So, ayun. Ayun yung difference. Ayun yung pinakamalaking ano. So, again, bakit ka nagkakaroon ng ganong income weekly? Kasi, na-duplicate ka na. Okay? Marunong sila mag IBP. Marunong na rin sila mag-closing. Okay? Kasi lahat ng alam mo, naisalin mo sa kanila. Kaya na-duplicate ka. Okay? Clear po tayo. Ayan. So, kaway-kaway sa 188 viewers natin. Grabe. Ayan. So, dito. Ayan. 4 steps, di ba? Para ma-duplicate ka. So, isa to sa mga magandang technique din. No? So, I do. Number one, I do. Gawin mo. Pakita mo muna paano. Okay? And then, pag ginawa mo na, I do, you watch. So, kailangan, habang ginagawa mo siya, tinuturuan mo na rin. Make sure na nakafocus siya doon sa ginagawa mo para detalyado. Okay? So, syempre, kung ano man yung mga ginagawa mo at kailangan detalyado, para makuha rin niya yung ginagawa mo. Alam niya kung paano mo ginagawa at detalyado rin niyang magagawa. Okay? Ayan. So, after naman nun, di ba? Number 3, you do, I watch. Di ba? Siya naman ang gagawa at ako naman yung makikinig. Di ba? Para napapractice niya. Di ba? Napapractice niya. For example, before, no? Nung tinoko ko ni Mentor Ryan, actually, hindi niya ito tinuro, pero ako na yung nag-take ng initiative. Nung nilatagan ako ni Mentor Ryan, no? Kasi before, wala pa naman yung mga PowerPoint na yan, di ba? Mano-mano niya akong tinok yung marketing plan lalo na. Alam yun, naglagay siya ng bond paper, ball pen, tapos nagsulat pa baliktad. Alam yun, napawaw ako. Wow, paano yun? So ako, nung nakita ko, possible pala yan, kaya pala. Diba? Nag-take na ako ng initiative. Wala nagturo sa akin. So ako na mismo, inaral ko na paano magsulat pa baliktad. So, ikaw, kung talagang if you're into network, mas maganda kung ginagawa mo rin yung ganun. Diba? Para kung sakaling wala yung iPad mo, meron ka, kaya mo maglatag ng marketing plan sa bond paper, or sa papel, diba? Susunod ka, pabaliktad. So, yun. Again, you do, I watch. Para matuto sila. Diba? And hindi sila matututo unless hindi mo pinapagawain sa kanila. Diba? Kailangan ma-master nila. At para ma-master nila yan, kailangan lagi nilang ina-apply. Lagi nilang ginagawa. Okay? So, and ang maganda doon, kapag ginagawa nila at sa tingin nilang kailangan pang improve,
malalaman mo, magkakaroon ka ng self-assessment sa sarili mo na ano pa ba yung kailangan kong itama or kailangan pang i-improve. Okay? So, doon, mahahasa ka. Diba? Para ka nagsisharpen ng sodon. So, mas tumatalim ka at pag mas pag matalim ka na sa ganitong klaseng ano, business, alam mo yun, yung mga kahit yung mga kliyente mo, kayang-kaya mo nang mapa-on the spot yan. Ganun ka, ano, kapag talagang inaral mo yung negosyo, okay? So, you do I watch, then number four, you do it with someone else. Okay? So, kung nakita ko na yung ginawa mo, di ba? Siyempre, ako, as a mentor, magbibigay ako ng feedback, di ba? Gawin mo naman sa iba. Huwag naman puro sa akin. Di ba? Para at least ma-practice ka. Okay? Kasi, iba pa kasi mga personality ng mga tao. Okay? So, as much as possible, magawa mo naman siya sa ibang tao. Alam yun, para nasasanay ka na humarap sa mga hindi mo kakilala. Okay? So, ayan. So, monkey see, monkey do. Diba? Kung ano yung mga ginagawa mo, gagawin din niya ng mga leaders mo. Okay? Susundan na lang. Susundan nila yan. Diba? Maniwala ka. Which is totoo yan. Monkey see, monkey do. Pansin nyo, sa may mga baby na, sa mga kids na, diba? Kung ano yung mga ginagawa mo, ginagawa rin nila. Diba? Pag gumaganong ka, so, alam niyo, pagdating ng panahon, palaki na sila, ginagawa rin nila. Diba? So, ano yung tingin nila, nakikita nila sa'yo na tama, ginagawa nila. Kasi, feeling nila tama eh. Kung ayun yung nakikita kasi sa'yo. Okay? So, totoo to, monkey see, monkey do. Diba? Kaya kailangan ituro natin kung ano yung mga nalalaman mo para ma-duplicate ka. Okay? So, ito yung mga four steps na para ma-duplicate ka. Okay? Ayan. So, since na-duplicate ka na, ito na, delegate na. Okay? So, ano ba po ibig sabihin yung delegate? So, ito na yung kung saan-saan ka na mapupunta. Okay? So, yung iba dyan, punta ng Ilocos. Yung iba dyan, punta ng Bacolod, Cebu, di ba? So, ako po, kagaya ko, paalis na po tayo. Punta na tayo ng US. Diba? So, I believe, nandito na ako sa stage na to, yung ma-delegate. Okay? Ma-delegate naman po tayo sa California. Di ba? So, ito na yun. Ako, naniniwala ko, nandito ako sa process ngayon na to. So, magpapalaki kasi, di ba? Magpapalaki ka ng network mo eh. Di ba? Hindi lang naman yung network dito. Actually, yung taong mga matutulungan mo sa ibang parte ng mundo. Okay? So, kailangan ready ka rin dyan. Alam mo yun? So, ayan. Sabi dito, delegate means to mentor. Ayan. So, hindi ka makakapag-delegate kung hindi ka nag-mentor. Di ba? Eh, kasi wala namang alam yung mga ano eh, mga leaders mo eh, 'di ba? Yung mga downlines mo. 'Di ba? So paano sila ma-delegate? 'Di ba? So sabi dito, the role of a mentor, mag-guide, mag-teach, mag-support, mag-encourage. Ngayon, ikaw, kung tingin mo if you are a mentor, tingnan mo kung meron ka mga itong mga qualities na 'to. Okay? So kasi kung wala pa, kailangan natin mag-self-improve, di ba? So, aral-aral, tsaka kailangan step up tayo. Ayan, so, again, trust your downlines, di ba? Kaya ka minsan nagpapadelegate kasi, alam yun, may tiwala ka na sa downlines mo. Na alam mo, kaya mo yan. Kaya niya yan. And ako, alam yun, nakakatuwa kasi before, alam yun, wala akong tiwala, isa ako sa mga walang tiwala sa sarili ko eh. Kasi nga, S tayo, di ba? Pero, ayun, medyo, doing this business, nagkaroon tayo ng lakas na loob. Yung support na pinapakita sa atin, la Mother Titans, di ba, la Mentor Aryan, la Coach Mike, alam yun, yung laki ng tiwala nila sa akin. Although, but ako, parang wala akong masyadong tiwala sa sarili ko. So, binago natin yung mentality na yun. Di ba? So, ayun, ikaw, as a mentor, pagkatiwalaan mo, trust your downlines. Ako, naniniwala ako, may mga potential yung mga yan. So, kailangan mo lang silang paniwalaan sila. Okay? So, eto, teach the application part. Diba? So, ituro mo eh, mga dapat na lang kailangan i-apply. Okay? Kasi, minsan,
aminin man natin, mentors, no? Nakakahiya to, pero minsan ibang tao pa yung ano, magpupush sa atin para maging successful, ibang tao pa yung gagawa nun para maging ano ka lang, maging para mag-rank up ka, alam yun, para magkaroon ka ng magandang team, lumaki yung team mo, di ba? So, ito, kailangan natin i-apply, di ba? Kailangan mo ituro yung mga kailangan nilang i-apply, yung mga application part, okay? So, do not rob his chance to become a leader. Ayan, di ba? So, like I said, kung nakikita mo na may quality, yung or alam mo, gusto mo siyang mag-excel, gusto mo siyang mag-step up, let him or let them, di ba? Hayaan mo lang. So, kailangan kasi dito, alam mo yun, hindi lang ikaw ang magaling. Dapat lahat ng leaders mo, lahat ng downlines mo, in fact. Okay? Hindi lang dapat ikaw magaling dito. As much as possible, dapat nga mas magaling pa sila sa'yo. Alam mo yun? So, hayaan mo sila, hayaan mo sila, okay? Hayaan mo sila mag-step up, hayaan mo sila mag-excel. Wag mo silang harangin or wag mo silang hayaang mag-stay lang dun sa lugar na yon, okay? Kung gusto nilang bumulusok, go, okay? Kahit maiwan ka, it's okay, walang problema. Ang importante, alam mo yun, naging successful yung mga leaders mo. Dahil dun sa decision ginawa mo or dahil hinayaan mo sila na gawin yung gusto nila, di ba? Basta as long as makikita mo, doon sila mag-excel, doon sila mag-grow, let them, okay? Don't rob their chance, okay? To become a leader. Ayan, so after nun, so multiply, di ba? Multiply, alam mo yun, mamumultiply ka na, dito dadami ka na, para ka na naroto dito, alam mo yun? Kung ano yung mga skills mo, kung the way you talk, or the way you present, the way you close, alam mo yun, na-leverage ka na, nag-multiply ka na. Okay? So, gusto mo ba ng mga ganito? Ayun, the mentor Claire, di ba? Ako, before, parang nag-start lang sila ng mga dalawa, tatlo, di ba? Pero imagine that, right now, di ba, may IBC, Italy na. Di ba? Nakaka-excite siya, di ba? So, ang laki na ng team na yun. Ibig sabihin, para magkaroon ng IBC sa Italy, ibig sabihin, thousands na sila doon. Na nagsimula lang sa dalawa o tatlo. Di ba? O nagsimula lang sa isa. Di ba? Kasi, di ba nga ang story nila before? Mentor Clint, nakakilala lang si Mentor Arian sa Facebook. Yeah. Tapos, syempre, doon ginawa ni Mentor Clint sa Italy. So, ngayon, di ba? Almost thousands na sila members. And ayan, ilan sa mga teams to ng IAM, di ba? So kung gusto mo ng mga ganitong team, kailangan ginagawa mo yung mga nabanggit natin kanina. Okay? Para mag-multiply ka. Alright. So ayun, di ba? Para sa ganitong klaseng industry, pag nagtuturo ka, di ba? Pag nag-delegate ka, nag-aaral ka, tinuruan mo yung mga leaders mo, alam mo yun, para ka meron kang factory na sarili mo. Alam mo yun? So, ang maganda dito, ikaw yung mismo magbe-benefit, di ba? Magbe-benefit ka kasi lumalaki yung grupo mo. Lumalaki yung team mo. Nagiging leader sila. Okay? And ang maganda dito, alam mo yun, ikaw din ang makikinabang kapag lumaki yung team mo. Tama po ba ako? Bakit? Nakikita natin yung mga incentives, di ba? Nai-hit natin yung income na deserve mo. Diba? So, ayun. So, kaya sobrang importante na ma-multiply ka dito sa ganitong klaseng industry. Okay? Ayan. So, pag na-multiply ka na, ayan na. Dito na papasok yung big network mo. Okay? So, meaning, malaking team. Okay? So, ayan na. Diba? So, ito na ilan sa mga malalaking team sa IAM. So, yung MVP, yung Blast, di ba? And ako, naniniwala ako, itong team natin, Titans, ito, magiging pinakamalaking team, lalo na international. Okay? So, alam mo yun, talagang massive, na-duplicate ka na, na-multiply ka na, di ba? So, kakaroon ka ng malaking network ngayon, di ba?
mas madali mo na makukuha yung pangarap mo. Okay? So, alam yun, Henry C., di ba? Good example na lang. Di ba? Nakita mo ba si Henry C. na nagbukas ng mall? Welcome. Pasok po kayo. Or kumuha ng size ng sapatos sa sinukat niya. Hindi, di ba? Kasi meron siyang big network. Di ba? Kaya yung big network na yon is talaga nagbigay sa kanya ng malaking big profit or big income. Okay? So, ayan. Good example na lang kapag meron kang big network, di ba? Imagine mo, RQB mo, left side, 855,000, tapos right side, 514. Grabe, di ba? So, ayun, tapos yung weekly income niya, no? 401,000, 979, 255, in just 3 weeks, di ba? Grabe, no? Gusto mo ba ng ganyan? Kasi may big network ka na eh. Ito, ilan lang to. So, grabe. Almost, si Mentor Aryan, for example na lang, di ba? Mentor Aryan, yung almost 1 month, di ba? Every month, nagwa 1 million, di ba? Or, kasi nung time na yun, parang 9 million, 10 million, tapos, ano yun, 11 million. Halos 1 million na kada buwan. Yun yung maganda sa ganitong klaseng negosyo, di ba? Ayan, so number 9, big dreams. Okay? So, big dreams, ayan. So, imagine yung mga pinapangarap na gusto mo, yung mga gusto mo sa buhay na ma-attain, di ba? Makukuha mo if you have this kind of network, di ba? So, ayan, mga Ferrari, sports car, supercar, a house and lot, you travel around the world, lahat yan. Okay? So, ayan, house and lot, di ba? O, Mother Titans, nakuha nila yan because of this business, di ba? So, kung gusto mo ng mga ganito, is kailangan i-apply mo kung ano man yung mga tinuturo sa'yo ng mentor mo. Yes, apply na attitude lang. Yes, mentor lang. Okay? So, ayan, mga cars, mga supercars, di ba? Mga sobrang nakakabaliw. Kasi imagine mo, someday, imagine mo, you have to imagine talaga, 3-5 years from now, ito na yung dinadrive mo. Diba? And ako, from before, na commuter, hanggang sa naging motorista, in-imagine ko lang, before, na someday, magkakaroon din ako sarili ng sasakyan. And, diba? Nangyari, which is nangyari, ang malupit nun, ay ilabas ka natin siya ng cash. Diba? Cash during pandemic pa, while yung iba, nawawala ng trabaho, yung iba, nagsasara ng negosyo. Ikaw, bumili ka ng sarili mong sasakyan. Cash. Diba? Grabe, no? So, unti-unti na nangyayari. So, yan. Time freedom. Yung bibigay naman sa'yo ng ganito klaseng negosyo. Okay? Alam mo yan, kasama mo yung mga gulang mo, yung mahal mo sa buhay. Nag-e-enjoy na lang kayo. Tamo, may na-mentor ka rin. Nakayat pa, oh. Diba? So, tapos, then, na-mentor me, nag-travel around the world, kasama yung family. Ang sarap ng ganon. Na kahit nasa ibang bansa ka, may ginagawa ka, busy ka, pero still kumikita ka. Diba? Money works for you na. Okay? So, yan, travel. Diba? Sarap niyan, no? Na-imagine nyo ba? Kailangan nyo imagine para mangyari. Kasi, dito talaga makukuha nyo yung dreams mo eh. Once na ginawa mo yung part mo. Okay? Once na nakinig ka sa mentor mo. Once na nag-yes mentor ka. Okay? Travel, libre, oh. Kumikita ka, wala ka ng pinoproblema. Hindi ka na, alam yun, 9-hour shift, di ba? Na kailangan, hindi ako po pwede pumunta dyan kasi may pasok ako kinabukasan. Wala ka mini-worry, di ba? Ayan, so, what if I didn't? Paano kung hindi ko siya ginawa? Ayan na, patay na. So, ayan. So, no big dreams. Di ba? Kapag hindi mo siya ginawa, no big dreams. Hindi mo makukuha yung mga pinapangarap mo. Okay? And then, bakit? Bakit hindi mo nakuha yung big dreams mo? Kasi, wala kang big income. Okay? Wala kang big income. Okay? And bakit wala kang big income? It's because wala kang big network.
Okay? Kasi, bakit wala kang big network? Hindi ka na-multiply. Alright? And kung bakit hindi ka nag-multiply, kasi hindi ka nag-delegate. And reason why kung bakit hindi ka naman nag-delegate, hindi ka kasi na-duplicate. Okay? Hindi nila nakopya yung mga hindi ka nila nakopya, kumbaga. Kung paano ka mag-talk, paano ka mag-close, alam niyo, paano mo ginagawa yung business. Hindi ka na-duplicate kasi hindi ka nag-teach. Diba? And kung bakit hindi ka nag-teach, kasi hindi ka nag-aral. Hindi mo inaral yung negosyo mo. Acne ka kasi. Diba? Alam ko na yan. Alam ko na yan. O ngayon, ano yung ngayon tuturo mo sa mga learners mo? Kala ko alam mo na yan. Diba? So, diba? Ganun lang. So, and bakit hindi ka nag-aral? Diba? Acne ka. Ayan. Kasi wala kang GLLLA. Wala kang good learning, listening, lecturing attitude. Okay? Kung bakit hindi ka natuto? And, ayan. Bakit wala kang ganito? GLLLA. Diba? Kasi because of you. Hindi ang mentor mo. Diba? Hindi ang mga downlines mo. Hindi ang crosslines mo. Hindi ang magulang mo. Diba? Kundi ikaw. Diba? Sense of ownership. Okay? Walang ibang dapat sisihin kundi ikaw. Okay? Ayan. Not your uplines, not your downlines, not, but your crosslines. Diba nga? Ewan ko kung napakinggan niya to, but, pero ito yung sinabi niya, diba? Alam yun, ikaw mismo, hawak mo yung sarili mong future. Pero, alam yun, nasa sa iyong kamay kung anong buhay ng gusto mo. Diba? Which is totoo yun. Nasa iyong kamay kung anong future or kinabukasan ng gusto mo. Okay? So, ayan. Diba? Sabi na to. Sabi na to ng slide ni BP. It's not me, it's you. Diba? So, ayan. So, do not reinvent the wheel. Diba? Why reinvent the wheel when you don't have to? Diba? Alam yan, mapapadali mo na eh. Ito na yung sistema na kailangan mo lang gawin. Diba? Madali na lang. Susundin mo na lang. Okay? I-apply mo na lang. Tapos hindi mo pagagawin. Gagawa ka pa ng sarili mong sistema. Diba? Alam mo, pinahihirap ang sarili mo. Diba? Again, may mga footprint na. Yung mga footprint ng top mentors na aapakan mo na lang. Minsan kasi, dahil matigas ang ulo mo, gumagawa ka ng sarili mong mundo. Sa iba ka pang pumunta, di ba? So, hindi sa sundan mo na lang yung footprint ng mentor mo, pumunta ka pa sa iba. O, tapos yung gulong, di ba, bilog. Gawin mong pariso ka dyan, di good luck. Tingnan ko lang kung makapunta ka pa sa paroroonan mo, di ba? Do not reinvent the wheel. Kung ano po yung ginagawa ng mga mentors po natin, gawin lang po natin. Okay? Yes, mentor attitude lang po tayo. So, ayan. Do you have a goal board? Ayan. Ako po, ewan ko lang. Lahat po ba may ganito na? Dahil kung wala ka pa, I highly suggest gumawa ka na. Okay? Kasi ako naniniwala ko, lahat ng mentor sinabi ito sa'yo. Ang problema, ikaw hindi mo ginagawa. May mga kilala po ako until now. Wala pa rin ganito. Okay? So, gawin nyo na, no? Maganda kasi yung nakikita mo yung dreams mo. Nakikita mo yung goals mo. Okay? Kailangan na-visualize nyo sila. Kailangan na-bibisita nyo sila everyday para mangyari siya. Okay? Ayan. So, sabi dito, Matthew 19:26, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. Okay? So, hindi ko na tagalugin. Diba? Alam niyo naman siguro ibig sabihin niya, di ba? Alright. So, ayan. You are the creator of your own destiny. Okay? Ikaw at ikaw lang. Hindi yung tatay mo, hindi yung mentor mo, hindi yung mga downlines mo. Ikaw lang. Ikaw. Okay? Walang ibang dapat sisihin dyan kundi ikaw. Pag naging successful ka, walang ibang dapat sisihin dyan kundi ikaw. Kapag nag-fail ka,
hindi ka naging successful, alam yon, tumira ka sakali, naging taong grasa ka, wala ibang dapat si Sir kundi ikaw. Ayun. Okay? So, success doesn't come to you. You aim and reach for it. Okay? Hindi siya lalapit sa iyo. Ikaw dapat mismo ang gumagawa niyan. Okay? Yung iba kasi, naghihintay. Alam yan? Yes, totoo naman. Believe in God's time. Alam yan? Pero minsan, you have to take action. Ikaw dapat umabot niyan. Huwag mong hintayin. Okay? Grab mo. Dapat pag ginrab mo, dapat aggressive. Okay? Kasi yung ang success talaga, sobrang mailap siya sa totoo lang, no? Pero yun lang, kailangan merong determination, kailangan yung heart mo is nandun sa goal mo na talagang gusto mo ma-reach yung dreams mo. Kasi kapag patay yan, wala eh. Alam yan, right? Everyday, alam yan, wala ka ng goals, wala kang hinihit na target. So okay lang sa'yo kahit gumising ka ng tanghali na, alam yan, or hindi ka maging productive, magiging okay lang sa'yo yun. So, pero kapag gusto mong i-aim talaga to, gusto mong makuha to, alam mo, lahat gagawin mo ng paraan. Okay po? Ayan, so since slide na ni BPI,